Mga minamahal kong mga kapatid, magandang gabi at maligayang araw ng Sabbath sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyong imbitasyon na kayo'y makasama. Samantalang tayo sasalubong sa maligayang araw na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang araw kung saan muli tayong magbabalik sa Kanya at ating kikilalanin na Siya ang ating manlalalang at Siya ang ating tagapagligtas. Ngayon pong hapong ito, meron po tayong isang bagay na kung saan ay atin pong pag-aaralan. Mga bagay na nakalagay na sa atin pong mga pangalan. Ang pag-aaral po natin sa gabing ito ay may titulong Arise and Go. At titingnan natin bakit sa talatang ating pag-aaralan ay tinatawagan ang isang propeta na tumayo at humayo. Ngayong 2020 hanggang 2025, ang atin pong theme ay I Will Go. At sa gabing ito ay titingnan natin bakit nagkaroon ng ganitong initiative ang atin pong iglesia na tayo po ay tutungo, tayo ay hahayo, tayo ay paparoon. Sapagkat nakatitiyak po tayo na ang ating Panginoong Diyos ay tinatawagan tayo, ninanais na tayo ay makibahagi sa gawain ng paglilingkod. Ngayon ang tanong, bakit po ninanais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay humayo? Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Mahal na Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat sa gabing ito. Samantalang kami mag-aaral ng iyong banal na salita, samantalang ginugunita namin ang araw ng Sabbath, patawarin nawa kami sa aming mga kasalanan, ilagay mo po ang iyong mga salita sa aking mga labi upang sa aming pong pag-aaral ng iyong mga banal na salita, makasama namin ang banal na Espiritu nang sa gayon, Panginoon, matuto kami at magawa namin ang mga bagay na amin pong matutunan para sa ikalalago ng aming gawaing paglilingkod, para sa ikatatapos ng gawaing ipinagkaloob sa amin ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po kami ay makasalanan. Kailangan namin ng banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pag-aaral ay matatagpuan sa aklat ni Jonas. Jonas 1:1 hanggang 2. Ang sabi po doon sa wikang Ingles, "Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise and go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me." Ang sabi po ng talata, dumating ang salita ng ating Panginoong Diyos kay sa propetang si Jonas na nagsasabing, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa Nineveh, na isang dakilang lungsod, at ang sabi po niya ay iyo silang paalalahanan sa kanilang mga kasamaan. Ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, sino po ba si Jonah? At mamaya titingnan natin ano yung ating matututunan sa buhay ni Jonah. Si Jonah, mga minamahal kong mga kapatid, ay ang propeta na tumatakbo sa kanyang misyon. Ang propeta na ayaw tanggapin ang kanyang misyon. Kaya nga po sa Bible, tinatawag siyang runaway prophet of God. Subalit, katulad din po natin si Jonah, he is a worshiper of true God. Bakit ko po nasabi na siya ay tagasamba ng ating tunay na Diyos? Ang kanya pong pangalan ay may ganitoong kahulugan. Ang sabi po sa verse 1 ng atin pong pinag-aaralang salita, ang sabi na, "The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai." Ang ibig sabihin po ng Jonah sa wikang Hebreo, ay dove. At ang ibig sabihin ng dove sa Bible ay banal na spirito. Ibig sabihin, si Jonah, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang banal na spirito. Ang pangalan po ng kanyang ama, ang sabi doon, he is a son of Amittai. Na ang ibig sabihin po ng Amittai sa wikang Hebrew ay my truth. Sa makatwid, ang pangalang Jonah
sa bersikulong ating pinag-aaralan, mga minamahal kong mga kapatid, lalo higit mga minamahal kong mga kabataan. Si Jonah ay anak ng katotohanan na napupuno ng banal na spirito. He is a son of truth filled with Holy Spirit. Yan po yung kahulugan ng kanyang pangalan. And his name bears his identity. Kung ang identity ni Jonah ay anak ng katotohanan na napupuno ng banal na espiritu, ano po yung kanyang mensahe? Ganito po ang mensahe ni Jonah sa talatang 9 ng atin pong mga banal na kasulatan. Jonah 1:9. He said to them, "I am Hebrew, and I fear the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land." Ang sabi po ni Jonah, "I am Hebrew. Ako ay isang Hebreo. At ako'y natatakot sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, ng karagatan at ng mga tuyo nito." Sa talata pong ito, ipinapakilala ni Jonah ang kanyang sarili samantalang siya'y nakikipag-usap sa mga tao. Ang sabi niya, "I am Hebrew." Mamaya po, titingnan natin, ano yung pagkakatulad natin kay Jonah? Sapagkat ang pangalan po ni Jonah ay nagpapakita ng kanyang mensahe. His name bear the message. Sabi po niya, "I am Hebrew." Sa mga tweed, sinasabi, pinapakilala ni Jonah, sino ba ako at sino ang aking sinasamba. His name and his message is in harmony. Mga minamahal kong mga kabataan, mga kapatid, mga magulang, ang sabi po ni Jonah, "I am Hebrew." Kapag tayo po ay nagpapakilala sa atin pong mga kaibigan, sa lahat ng mga tao na ating nakakasalamuha, sinasabi po natin ang ating pangalan. Katulad ko po, "I am Glenmar." And my message is also in my name. Ibig sabihin, nung nagpapakilala si Jonas, hindi lang po yung kanyang makamundong pangalan, yung kanyang ipinapakilala, maging yung kanyang pananampalataya. Kaya kung atin pong itatranslate sa kasalukuyang panahon, sinasabi po ni Jonah na, "I am Christian and I fear the Lord, the God of heaven, hath made the sea and the dry land." Napakaganda po mga minamahal kong mga kapatid. His name bear his mission. Sabi po niya, "I am Hebrew and I fear the Lord." Katulad din po natin, mga minamahal kong mga kabataan, kapag tayo ba nagpakilala, sinasabi ba natin, "I am Glenmar and I fear the Lord." Sapagkat ang atin pong mensahe ay ipinagkaloob din sa atin ng ating Panginoong Diyos noong mga panahong ibinigay niya ang mensahe sa kanyang minamahal na disipulo. Ang atin pong misyon bilang kaanib ng Seventh-day Adventist Church ay matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, at tinatawag po natin itong Three Angels Message. Ang sabi po doon, "Fear God and give glory to Him, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth and sea and a spring of waters." Our message is similar to His message. Sabi ni Jonah, "I am Hebrew, I am Christian, I fear the Lord." Jonah's message is similar to our message. Kaya po napakahalaga na matutunan po natin na ang mensahe ni Jonah sa bawat isa sa atin ay dapat maging makatotohanan. Tinatawagan po tayo ng ating Panginoon na maging kabahagi ng kanyang gawaing paglilingkod, hindi tagatanggap ng kanyang mga biyaya, kundi tagapagbahagi ng kabutihan ng ating pong mapagmahal na Diyos. Ano po yung panawagan kay Jonah? Verse 2 ang sabi, "Arise and go to Nineveh, the great city, cry against it, for their wickedness is come before me." Ang sabi po kay Jonah, "Humayo ka, tumindig ka." Ang challenge po sa atin ng ating pangsanlibutang iglesia ay
will go. Mga minamahal kong mga kabataan ng iglesyang ito, do you want to go or do you want to stay? Wherever you are right now, the question is, are you willing to arise and go? Because the message of God needed each one of us to go. Ang una pong panawagan kay Jonah, tumindig ka. A call from idleness to go for ministry. Tinatawagan po si Jonah na wag lang siyang magwalang bahala. Tinatawagan po tayo, bawat isa sa atin, na iwan natin ang atin pong mga patawad po sa gagamitin nating salita. Because this call is a call from idleness. Yun bang katamaran? Marami po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, ay mga Kristiyanong nagtatamad sa gawain ng Panginoon. Pero may mabuting balita. Ang Diyos hanggang sa kasalukuyang panahon ay tinatawagan po tayo na makibahagi sa gawain ng paglilingkod. The question is, are you willing to go? Gusto po ng ating Panginoon na tayong lahat ay maging kabahagi sa gawain ng kanyang paglilingkod. Pangalawang salita, a word, action word, na nandito po sa talatang ito is the word go. Arise and go to Nineveh, that great city. Gusto ng Panginoon na humayo si Jonah. Subalit, minsan nga, mga minamahal kong mga kapatid, kung ano ang sinugo sa atin, hindi po yun ang ating ginagawa. Naalala ko lang nung ako'y bata, kapag ako'y inuutusan ng aking nanay, halimbawa ay pinabibili ng toyo, minsan ay nangunguha pa ako ng mangga. Minsan iba yung bagay na ginagawa natin sa iniutos sa bawat isa sa atin. Gayon din po sa buhay ni Jonah. Atin pong pag-aaralan sa ilang mga sandali. Alam niyo po yung problema sa kasalukuyan. Ang mga tao ngayon, they are so quick to spread bad news, but rather, they are too slow to share good news. Ang sabi po, the people today in our generation, young people today, are easy to spread bad news, fake news I should say, but they are too slow in spreading the good news. That's our problem today, mga minamahal kong mga kabataan. Isipin po ninyo ito. Simula po noong 2016 hanggang 2021, siguro po ay meron pong mga ilang daang beses na akong nag-sermon. Many sermon was preached, many book was written, many seminar was conducted, but still, we are not advancing in proclaiming the gospel commission. The question is why we are not advancing. Because meron po tayong iba't ibang dahilan, busy, maraming requirements, marami po tayong gawain, marami po tayong pinagkakabalahan. But think about these things. Ano ba yung ginagawa natin sa buhay? Ito ba ay nakatutulong para maipalaganap ang gawain ng ebanghelyo ng ating Panginoon? Mga minamahal kong mga kabataan, mga magulang, mga diakono, mga elder, nasaan po tayo sa gawain ng paglilingkod? Are we in a work of advancing the proclaiming of the gospel commission? The very problem kung bakit po tayo ay hindi nag-a-advance because we are lacking a personal encounter on the divine commissioner. Wala po tayong personal na engkwentro, wala tayong personal na kikipag-ugnayan doon sa nagbigay ng dakilang komisyon na ito, ang atin pong Panginoong Diyos, ang glumalang ng langit at lupa. Ang sabi po ni Ellen White sa Review and Herald, November 24, page 16, do you think that it is those men only who had been ordained as gospel ministers that are to work for the uplifting of the humanity? No, no, no. Everyone whose name's the name of Christ is expected
by God to engage in this work. Ang sabi po, whoever individual place the name of Christ in their names. If you are Christian, you have Christ's name on your name. And you have a mission. You are expected by God to engage in the work that He has placed upon the soldier of humanities. Mga minamahal kong mga kapatid, malinaw po ang gawain ng atin pong iglesia. Ang misyon kung bakit po tayo tinawagan maging kabahagi ng pananampalatayang ito. Sa pagpapatuloy po niya, the hands of ordination may have not been laid upon you, but you are nonetheless God's messenger. The hands of ordination, ibig sabihin, sinasabi po ng ating propetesa na hindi lang dahil tayo'y naordinahan, hindi lang dahil tayo'y ministro, kundi dahil tayo'y kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. If you have tasted that the Lord is gracious, if you know that His saving power, you can make no more keep from telling this to someone else that you keep the wind blowing. Napakaganda po nito. Ang sabi po ng ating propetesa, kung naranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoon, kung naranasan mo, kung nalaman mo kung paano siya nagliligtas, that is the best reason to go and to answer, I will go. Kaya po, napakaganda po ng ating ginagawang pag-aaral. We know Christ, but are we making ways to be known Him in our lives? Kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, pero ipinapakilala ba natin ang ating Panginoong Hesukristo sa atin pong mga buhay? Kasi po ito yung problema ni Jonas. Meron siya, kilala niya ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, I am Hebrew, I fear the Lord, pero he is not willing to answer the call. He is not willing to respond on the mission that God has laid upon him. Sabi po dito, get on fire for people to see that you are burning in faith. Kailangan po maglalagablab yung apoy sa ating mga puso para makita nila na tayo nag-aalab din naman sa ating mga pananampalatayang tinanggap, mga minamahal kong mga kapatid. Jonah's name is pointing on his message. And your name and my name is also pointing on our message. We are Seventh-day Adventists because we are keeping the Sabbath and waiting for the soon return of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are to call to arise and go and to share the message of salvation. Nariyan ka, kapatid ko. Nanay, tatay, mga kabataan, nariyan kayo nanunood ng ating pag-aaral ngayong gabi, because you are called to arise and go to share the message of salvation unto all the world. Our name points to our real identity. At lagi po ninyong tatandaan, we are Seventh-day Adventists. We need to be proud of it. Kailangan, kapag sinabi natin na tayo Seventh-day Adventists, buong puso, meron tayong pagmamalaki na ito po ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, subalit hindi tayo nagmamayabang. Kundi ipinagmamalaki natin na tayo kaanib sa iglesyang tinawagan ng ating Panginoon. We are Seventh-day Adventists with humbleness, but we are proud of it. Sana po malinaw yan, mga minamahal kong mga kapatid. The Faith I Live By, page 304. We are Seventh-day Adventists. Are we ashamed on our name? Ellen White says, no, no, no. We are not. It is the name that the Lord has given to us. It points to the truth that is to be the test of every churches. Napakalinaw po, mga minamahal kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kabataan. We are Seventh-day Adventists and our church is the testing truth. Yung mga katotohanan na tinanggap ng ating iglesia ay basihan ng mga katotohanan na ipinapangaral ng ibang mga mananampalataya. The name Seventh-day Adventist carries the true features of our faith in front and will convict inquiring mind. Like an arrow from the Lord's quiver, it will wound the transgressor of God's law to repentance toward the faith in our Lord Jesus Christ. Hindi po yung pagtupad sa kautusan,
But it is only Christ's righteousness will lead us into salvation. And Christ's righteousness should be reflected in the way we live, in the way we dealt with people, because it is the only way. Mga minamahal kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kabata, ito lang yung panahon na ipapakita natin na ang atin pong pananampalatayang tinanggap ay pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Jonah was called and chosen, but he is unfaithful to his calling. Many are called, but not all are willing to respond on their calling. Mga minamahal kong mga kabataan, sa gabing ito, I want to ask you, do you really feel that you are called in the ministry? That you are chosen by God? At kung yan po ang inyong nararamdaman, you need to be faithful, not because of our might, but because of His power. We are unfaithful talaga. Pero kapag nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo, we can be faithful. Jonah 1:2 says, "But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into go with them unto Tarshish and from them the presence of the Lord." Sabi po dito, tumayo naman si Jonah. Pero, hindi kung saan pinapupunta ng ating Panginoong Diyos, hindi po siya doon pumunta. Nagpunta siya sa ibang lugar. Kung titingnan po ninyo sa history, ang mga pinuntahan po ni Jonah, ang Tarshish at ang Joppa, makikita po natin kung nasaan ang kanyang puso. At maging tayo po, baka tayo nasa ganito ring kalalagayan. What is the meaning of Tarshish and Joppa in this verse? Ang sabi po sa ating pag-aaral, ang Tarshish po ay nangangahulugang a place of wealth, gold, or a symbol of peace. Ibig sabihin, si Jonah pumunta sa Tarshish because it is a place of wealth and gold. And a symbol of peace. Ayaw po kasi ni Jonah na magtrabaho. Ayaw po ni Jonah na gumawa. Ayaw ni Jonah ng gawain ng Panginoon na binibigay sa kanya. And so he went to the city of peace. At haba pong siya ay naglalakbay, mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi doon, he went down to Joppa. Alam niyo po itong Joppa, it means a beautiful city. Minsan mga minamahal kong mga kapatid, because we want to be on ease, we want to be in a beautiful city, we are turning away on the mission that God placed upon each one of us. The city of Tarshish as a city of escape for Jonah to his solemn duty. Mga minamahal kong mga kapatid, meron ba tayong Tarshish sa ating mga buhay? Yung mga bagay na kung saan ay naglalayo sa atin sa gawain ng Panginoon, yung nagiging dahilan para tayo hindi maglingkod sa ating Panginoong Diyos. We need to keep away from it. He wanted to be in the place of ease and beauty than to fulfill his purpose. He wanted to be in Tarshish and pass away, pass to Joppa than to fulfill his purpose. Or I should say, he wanted to be on the place of ease than to fulfill the beauty of his mission. Jonah wanted to preach only on his availability. Mga minamahal kong mga kapatid, kailan lang ba tayo gustong mag-share? Kapag lang ba tayo available? Kapag lang ba tayo may time? Kapag meron lang ba tayong free time? Si Jonah, ganito po yung kanyang karakteristik. Kaya po kayo, mga minamahal kong mga kapatid at mga kabataan, nagnanais po ang ating Panginoong Diyos na tayo pong lahat ay gumawa sa gawain ng Panginoon. Not only because we are available, but He is able. The reason why we are going to work on His mission, because we are available. But because
the Lord is able to make everything available. Ano po yung implication ng story na ito sa atin pong mga buhay? Jonah has been called by God to a specific mission, but he responded not to God. Tinawagan siya ng Panginoon sa paglilingkod, pero hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Sumunod naman po, pero pagkatapos na ng maraming mga suliranin. Naisip niyo po ba, mga minamahal kong mga kapatid, meron bang tagpo sa ating mga buhay na tayo'y tumatakbo din sa gawain ng Panginoon? Ayaw nating gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Ganito po ang ginawa ng ating Panginoon. Verse 17 ng ating pong pinag-aaralang talata. And the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the stomach on the fish 3 days and 3 nights. Dahil ayaw po ni Jonah na sumunod sa gawain ng Panginoon na iniutos sa kanya, ang sabi doon, the Lord prepared great fish. E tayo po kaya, iintayin pa ba natin yung great fish of life in order for us to follow on the commands of God? Because Christians today are like Jonah. They want to experience the fish in their life in order to follow. Alam niyo po, isang nakakamanghang bagay na nangyari sa atin sa panahon ng COVID-19. Many churches were open, though our big sanctuaries was closed. Every churches are in our homes. Every churches, everywhere you go, meron tayong mga live streaming, meron tayong kung ano nung mga Zoom, meron tayong mga StreamYard. Pero nung panahon na wala ang COVID-19, we are just relaxing inside the church. But now, the mission of God is being fulfilled because of great fish in the life of every Christian since 2020 until now. And I believe that this is the lesson that God wants us to remember, that He has a mission for each one of us. I want to end after a few minutes. But I want to end with a question. Are you willing to go for her mission? For his mission, rather. Or you are not available? I want to remind you that God is able, but the question is, are you available? Messages to Young People, page 23, paragraph 3, Ellen White says, do not hesitate to work for the Lord because you think you can't do little. Do your little with fidelity, God will work with your efforts. Ang sabi po, do not hesitate if you can only pray in the church. Don't hesitate if you can only give tracts or books. It's much better than sitting down always inside the church. It's much better than doing nothing. But we need to do what God wants us to do. Ang sabi po ng ating propetesa, do your little. Gawin mo yung kaunting bagay na kaya mong gawin at gagawin ng Panginoon yung kaya niyang gawin sa ginawa mong maliit na bagay. And great efforts from Him will be given to each one of us. This afternoon, my dear young people, mga minamahal kong mga kabataan, mga minamahal kong mga kapatid, are you willing to go for His mission or you are not available? Are you willing to arise and go? Are you willing to accept the mission that God has laid upon Jonah? Are you willing to accept the proclamation of the everlasting gospel? Na humayo kayo sa buong sanlibutan, punuin nyo ang buong kinapal. Punuin nyo ang buong kinapal ng katotohanan na tinanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Na tinanggap natin sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay nagliligtas. Righteousness should be shared to those who are unrighteous. So that
the mission of the church and the mission of God will be accomplished if and only if tayo mga minamahal kong mga kapatid ay makikibahagi sa gawain ng paglilingkod. Kaya ang tanong po, tayo ba ay gagawa sa gawain ng Panginoon o hindi po tayo gagawa dahil wala tayong pagkakataon? Ito po ang panawagan sa atin ng ating mapagmahal na Diyos, na tayong lahat ay makibahagi sa gawain ng paglilingkod. Gusto ko pong mag-respond kayo, I will go. Salamat po sa inyong respond. At alam ko na ang mga kabataan ng iglesyang ito na nanonood nito ngayon ay tutungo, sila'y hahayo. Sabi ng mga taga Batangas ay tayo paparoon. Dahil tayo'y tinatawagan doon. Kaya po mga kapatid ko na nasa iglesyang ito sa Batangas, we need to go. We need to go. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin ang mga katotohanan ng iyong banal na salita na kaming lahat ay tinatawagan na gumawa sa gawain ng Panginoon. Hindi po requirement kung ano po ang aming tinampos. Hindi po requirement kung ano po ang aming possession, because your work is not about position nor profession and even possession. Your work is about your mission. Ano ba yung pinapagawa mo sa amin, dakilang Diyos? Ang gawain po namin ay tumugon sa gawain ng paglilingkod na ipinagkaloob sa amin ng aming Panginoong Jesucristo, na upang ang pananampalatay ng bawat isa amin ay lalong lumago, ay maibahagi rin namin sa iba. Salamat po sa pagkakataong ito. Patuloy na pagpalain po ang bawat isa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong pakikinig.